Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindiumano sa mundo ng social media. Tila nabisto na nga ang mga kababalaghan na nangyayari sa loob mismo ng Malacañang. Ito nga ang talagang tinutukan ni Attorney Salvador Panelo at talagang hinambalos nga sa pagmumuka itong si Romualdez na ito dahil wala na itong ginawang matino sa bansang Pilipinas kung di sirain ang mga pagsasama-sama ng mga matitinong opisyal. At talagang ginagamit nga nila ang kanilang pera. Makikita nga natin na marami na silang sinusuhula ng mga vlogger at mga lawyer, mga congressman at mga senador para lamang tigilan sila sa mga paninirang araw na ibinubunyag ng mga vlogger. Ngunit katotohanan naman talaga ang isinisiwalat ng matitinong mga vlogger dahil kung titignan natin ay hindi nga nila ito susuhulan ng napakalaking pera kung hindi nga totoo ang kanilang naririnig. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan kung gaano nga ba talaga kagahaman sa kapangyarihan si Kuting ng Norte na ito at si Tambaloslos at Lisa Smags. Tila wala na nga ba talagang pag-asang umasenso ang bansang Pilipinas habang nakaupo ang tatlong ito sa loob mismo ng Malacañang. Dahil sa kanila ay talagang hindi na nga naaasikaso ang problema ng bansang Pilipinas ang mga farmers at mga fishermen na umaasa sa pagbabago ay tila talagang kinukurap pa nila at talagang ginigipit pa nga nila ito. Dito nga natin makikita na naging Secretary of Department of Agriculture ngunit pinamahal lang pala lahat ng bilihin bago ipa ito ipasa sa iba. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. So ayun, yung kanyang kaalyado na 300 plus sa Kamara de Representante, paano ka haharap sa Kongreso sa susunod na paghingi ng budget kung hindi mo nga sinunod ang sabi nila na kinakailangan suspindihin o di naman kaya ay tuluyan ng i-revoke ang kanilang prangkisa. Pero alam niyo po, pinagsamantalahan lang ang panahon. Alam nila talaga na Pasko, mahirap gumalaw, lahat ng tao preoccupied sa pagdiriwang. So, intindihin na lang natin na talaga alam nila na kung talaga mapapatupad nila itong suspension na ito, dapat now na or never. Kasi kapag normal times po yan, talaga naman pong nandiyan ang mga hukuman. Yun! Attorney Harry Roque, mga kaibigan. Now na, kung gusto nyo i-suspend now na, parang ganun kasi nangyari dyan eh. So, kita nyo na guys, sino ang takot, sino ang tinatakot po ni Tambaloslos, mga kaibigan. So, ang NTC po, mga kaibigan, malamang sa malamang, natakot po sila guys kasi mamimiligro po ang kanilang budget. Ganyan lang yan eh. Di ba? Kasi kung hindi naman po sinabi na sa kamera yan, hindi po sinabi ng kamera na ang NTC ang bahala sa SM9. Ang MTRCB ang bahala sa SM9. Sila na pong bahala niyan. Kunwari lang yun, sabihin niya, wala na po kami dyan, ha? Bahala na po ang NTC dyan, bahala na po ang MTRCB dyan. Siyempre, ang susundin ng MTRCB tsaka NTC, yung mga congressman, o kaya si itong sinogdong, pati itong si Tambaloslos. Kasi pag hindi po sila sumunod, mga kaibigan, wala po silang budget. Ito po, si Attorney Harry Roque, tuloy po natin ang kanyang video, mga kaibigan. Ano ba? Kami ba ito nagtatawag ng himaksikan? Hindi nga po eh. Kami ang kalaban ng terorisang CPP-NPA. Hello? Hindi nga po kami kritiko ng gobyerno. Kami po ang nagbigay ng pamamaraan para mapakita ni Presidente BBM ang kanyang kakayahan dun sa debate na hinangaan po ng buong Pilipinas. Dahil ang debate po ay patas at malaliman ang pinag-uusapan, hindi lang pang showbiz. So ano po ang banta, asaan ang clear and present danger ng pagpapatuloy ng pagbo-broadcast ng SM9? Wala po. Di ba? Wala po. Wala po. Kaiba nga. Diba? Wala po. Clear and present danger, wala po. Kasi kailangan mayroong ganun guys eh. Para ma-shutdown ka or ma-suspend ka. Pero wala nga eh. Wala nga nakita eh. Ibig sabihin, meron po talagang pagkakamali or malaking pagkakamali po mga kaibigan sa suspension po ng NTC at saka itong MTRCB ng pag-suspend nila
sa SMNI. Malaki po ang pagkakamali, mga kaibigan. Ayon po yan kay Attorney Harry Roque, wala pong clear and present na sasabihin natin na pwede po masuspend ang SMNI. O wala ngang hearing eh. Ni wala ngang, kahit nga invitation, wala eh. Bigla na lang. Kahit nga abiso. Di ba? Or syempre, parang notice yan eh. Magbibigay ka ng notice. O isuspend ka na ha, isuspend kayo ha. Wala po mga kaibigan. Sinabay pa nila sa notice, tapos may suspension na kaagad. Wala na po silang magawa. Ito po si Attorney Harry Roque, mga kaibigan. Po ito naging order ng NTC. Abay, binigyan kami po dito sa SMNI ng show cause. Pero at the same time, sinuspindi na ng 30 araw, no? So para kami mapapakinggan kung suspendido rin naman kami, no? Alam niyo po, ang trabaho natin dito sa SMNI ay talagang napaka-importante po sa demokrasya. Tayo po ay nagtataguyod ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. At sabi po ng Korte Suprema, lahat po ng sumusupil sa ganyang kalayaan ay presumed unconstitutional. Nasa burden po ng NTC ipakita kung ano yung mga basihan para masuspindi kami. Ano ba? Kami ba ay nagtatawag ng himaksikan? Hindi nga po eh. Kami ang kalaban ng terorisang CPP-NPA. Hello? Hindi nga po kami kritiko ng gobyerno. Kami po ang nagbigay ng pamamaraan para mapakita ni Presidente BBM ang kanyang kakayahan doon sa debate na hinangaan po ng buong Pilipinas. Dahil ang debate po ay patas at malaliman ang pinag-uusapan, hindi lang pang showbiz. So ano po ang banta? Asaan ang clear and present danger na pagpapatuloy ng pagbo-broadcast ng SMNI? Wala po. At itinayming pa nila sa Pasko na alam nila na halos walang makakagalaw, no? Dahil saradong lahat, no? Pero sa tingin ko nga po, dahil dito sa internet, hindi pa rin sila magwawagi. No? Mabuti na lang po, mababa naman talaga ang viewership pag Pasko. At mabuti na lang po, nandyan nga ang internet. At kinakailangan, ha? Kung dati-rate, meron tayong mosquito press. Ngayon naman, meron tayong bulong-bulungan press. Kailangan sabihin nyo sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kaibigan, tuloy pa rin ang pagpapasiwalat ng katotohanan ng SMNI, yes, sa pamamagitan ng internet, YouTube, Facebook, Rumbler at Twitter. Yes, tuloy-tuloy pa rin ang SMNI, mga kaibigan. Palakpakan po natin si Attorney Harry Roque. Ayan o, ang ganda ng kanyang mensahe. Palakpakan nyo naman, guys. Sabihin nyo daw sa mga kaibigan nyo, sa mga kapitbahay nyo, sa mga marites, oh, tuloy-tuloy pa rin ang SMNI. Hindi nyo po kayang patahimikin, ipahinto ang SMNI. Kaya palakpakan po natin, mga kaibigan. Attorney Harry Roque po, napakaganda. Napakaganda ng kanyang pahayag, no? So, tuloy po natin, guys, ang kanyang statement ni Attorney Harry Roque. Biglaan, attorney, ha? Alam natin, nalasa gitna tayo ng mga investigasyon dito sa Kamara. Ito ba ay pagtugon na rin doon sa mga proposed resolutions of House Bill o mga reklamo nito, mga mambabatas, dahil nakumbinse itong NTC na tayo ay suspindihin? Siguro sabihin nila natin, natakot ang NTC na baka mamaya ay may mangyari sa kanilang budget sa susunod na taon, no? Kapag hindi sila gumalaw. Alam mo, sa totoo lang, yung resolution na yan, hindi yan produkto ng Kongreso. Yan ay sense lamang ng Kamara. So walang legal effect yan. Pero parang talagang tinanggap ng NTC na batas yan, kasi nga, paano mo naman susuwayin ang Speaker of the House? Paano mo susuwayin yung kanyang kaalyado na 300 plus sa Kamara de Representante? Paano ka haharap sa Kongreso sa susunod na paghingi ng budget kung hindi mo nga sinunod ang sabi nila na kinakailangan suspindihin o di naman kaya ay tuluyan ng i-revoke ang kanilang prangkisa? Pero alam niyo po, pinagsamantalahan lang ang panahon. Alam nila talaga na Pasko, mahirap gumalaw, lahat ng tao preoccupied sa pagdiriwang. So, intindihin na lang natin na talaga alam nila na kung talaga mapapatupad nila itong suspension na ito, dapat now na or never. Kasi kapag normal times po yan, talaga naman pong nandyan ang mga hukuman. Pero naniniwala po ko na bagamat Pasko, bukas pa rin ang mga hukuman. At bagamat marami sa aming mga abogado ang talaga naman pong ma-disable dahil Pasko, gaya ko na ako po ay mag-ibang bansa, eh meron naman po mga maiiwan mga abogado na talagang siyang magpapatuloy ng laban, no? So, dyan lang po kayo, konting pasensya lang, para nangyari lang yan sa pagkakakulong ni Lorraine at saka ni Eric, medyo naantalang pagkahain sa korte, parang pag nahain naman sa korte,
kinikilala naman po ng lahat, no? So tingin ko po as soon as ma-file din yung ating kaso, malinaw na malinaw po yan na mayroong presumption sa saligang batas na unconstitutional ang ginawa ng NTC, ay babalik po tayo sa ere. Meanwhile, yes, po, ah, nandiyan naman po ang internet. Sa totoo lang po naman, karamihan naman natin mga kababayan, lalong-lalo ng mga OFW, di naman nanonood ng TV, sila po talaga ang number one viewers natin at sila po ay nakatutok sa YouTube at Facebook. Kaya magandang araw po sa aming mga kababayan, kahit nasan man kayo sa inyong daigdig, ang mabuting balita po, gaya ng hindi mapipigil ang Pasko, hindi rin po mapipigil ang pagsiwalat ng katotohanan sa pamamagitan ng SMNI. Narito pa rin po tayo at sabay-sabay tayong manindigan para sa kalayaan sa pamamagitan ng pagtutok sa SMNI sa internet. Mm-hmm. Yes, internet. Oh, internet mga kaibigan, palakpakan po natin, tuloy-tuloy pa rin ang SMNI. Kahit internet po yan guys, eh karamihan naman sa atin, di ba, sabi nga ni Atty. Panelo, karamihan po talaga ng tao ngayon sa internet na nakatutok, no, sa social media. So, tuloy-tuloy pa rin. Oh, ano ngayon? Ha? Nognog. Paano yan nognog? Tuloy-tuloy pa rin ang SMNI. Akala nyo, ha? Akala nyo, tatahimik ang SMNI? Nagkakamali kayo. May internet, may social media. Oh, di ba? So, nognog. Pasensya ka na, nognog, ha? Pasensya ka na, tambaluslos, ha? Tuloy-tuloy lang po tayo. Wala po makakapagpigil. Di ba? I-suspend nyo man, pero yung ano lang naman yon, yung sa television lang naman yon. Pero may internet po guys, kaya tuloy-tuloy pa rin ang SMNI. Palakpakan po natin once again mga kaibigan. Ang ganda ng balita. Kung Marcoleta ang tanong, sumasang-ayon ka ba sa pag-suspension or sa pag-suspend ng SMNI by MTRCB at NTC? Yan ang pinakamagandang tanong. Kasi wala po talagang naglakas loob ng mga nasa kamera guys na tumindig, no, at ipaglaban ang SMNI. Wala po. Broken hearted si Nognog. Attorney, ito bang mga pangyayaring ito sa SMNI, makakapaghimok ba ito sa taong bayan at sa mga stakeholders na magkaroon ng malayang diskusyon, malalimang diskusyon, makapagpahayag pa sila ng malaya sa kanilang mga saloobin or magdudulot ng chilling effect? Well, yan nga po sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Chavez versus Gonzales na ang pinagbabawal ng saligang batas hindi lang yung aktual na panunupil, kung hindi kahit anong gagawin ng gobyerno na magiging dahilan para magkaroon ng chilling effect doon sa pag-exercise ng karapatan na yan. No? So obviously, ang intention po nila ay magkaroon ng chilling effect. Mensahe po to sa lahat ng media installation. Huwag na huwag yung pupulaan ang speaker, ha? Parang meron na po tayong les majes ngayon. Alam niyo yung les majes, batas po yan sa Thailand na bawal pintasan ang hari, otherwise kulong ka. So ngayon ang mensahe po, na wag yung pipinsanan ang ating speaker, dahil kung kayo pipintasan nyo yan, tatanungin nyo kung tama ba ang mga reports, dahil ang ginagamit naman ay pera ng taong bayan, eh po pwede kayong mapasara, mapasuspindi. Naku. Yan po mensahe nila. Pero kaya nga po, miski mahirap gumising sa umaga at alam nating wala tayo sa ere, kundi nasa internet lamang, kinakailangan panindigan po ang kalayaan. Kada minuto na naririto tayo na nagsasalita at nagdedebate, nagdediskurso, ito po ay tagumpay ng demokrasya, hindi po magwawagi ang mga diktador. At kaugnay naman, attorney, doon sa pagsuspindi naman, na bukod kasi sa itong balitang pagsuspindi sa ating estasyon, nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol naman doon sa pagsuspindi ng kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa. Anong komento mo doon, attorney? Tama po ang punto de vista ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Hindi po pwedeng gamitan mo ng preliminary suspension, preliminary injunction ng karapatan ng malayang pananalita. Yan nga po ay garantiyado ng saligang batas. Kaya pagtataka kung bakit ganito naging aksyon ng NTC. Eh sana malaman ng NTC kung ang mga mambabatas ay merong legislative immunity sa mga sinasabi nila sa hukuman. Eh walang ganyang immunity ang mga taga-NTC, ha. Dapat alam na nila ang jurisprudence na bagamat mas kakaunting malakas o mas malakas ang supervision ng Estado sa broadcast,
eh ito'y sakop pa rin po ng kalayaan na hindi dapat sinusupil. No? So nakapagtataka po talaga mga pangyayari, eh, siguro talagang takot sila lahat doon sa makapangyarihan Speaker of the House. Pero habang natatakot po sila sa Speaker of the House, na yuyurakan naman na ating demokrasya, nasisira ang ating demokrasya. So mga kaibigan ha, kinakailangan manindigan, akat kami naman po. Habang kami naririto at nagsasalita, patuloy po kami nananindigan at patuloy po naming binabaliwala ang panunupil ng aming karapatan. Habang buhay po kami, habang may demokrasya, patuloy po magsasalita, patuloy po magmamahayag ang mga taga-SBNI. So, ibig sabihin, attorney, itong pwede pa tayong, pwede pa itong ma-reconsider ng sana, ng gobyerno, itong ating operation. Well, tinahimik lang po nila na talagang Pasko kasi sasabihin nila, miski mag-file ka ng motion for reconsideration, sa bagong taon na yan. Kasi bakasyon na kami. Pero sa katunayan po, ang lahat ng korte po ay dapat bukas 24/7 no, kung kinakailangan para pangalagaan po talaga ating mga karapatan. Yun. Ayun po mga kaibigan, si Attorney Harry Roque. Napaganda po. So huwag kayo mag-alala guys, no? Yung mga, syempre, alam naman, lahat naman tayo, di ba? Talagang inaabangan natin ang gikan sa masa para sa masa, inaabangan natin ang laban para sa bayan, inaabangan po natin lahat, karamihan po sa mga programa sa SMNI, di ba? Lahat tayo dito, pero wag po tayo mag-alala mga kaibigan, sabi nga ni Attorney Panelo, Attorney Harry Roque, meron pong internet, di ba? Tuloy-tuloy pa rin mga kaibigan. Kaya yung mga nagbabalak po mga kaibigan or natutuwa dahil na-suspend ang SMNI, nagkakamali kayo. Tuloy-tuloy pa rin ang SMNI. Yes. Alright mga kaibigan, eto naman. Nako, ito po yung pinakahihintay natin guys dahil itong si Congresswoman Nograles. Nako, butata po. Nako, butata na naman kay Attorney Panelo. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan. Kung paano po napahiya dito si Congresswoman Nograles mga kaibigan. Dahil pinipilit talaga niya guys, no? Pinipilit niya na isuspend ang SMNI. Samantalang kinupkop po siya ng SMNI mga kaibigan. Kinupkop siya, binigyan siya ng trabaho ng SMNI. Nagturo pa siya doon sa Kingdom of ano, Jesus, no? Jesus Christ. Kay ano, kay Pastor Kibuloy. Pero 'yan pa ang ginawa niya. Talagang walang utang na loob. Grabe po talaga itong sinugnog na 'to. Ito po guys mga kaibigan, panoorin po natin si Attorney Panelo. Ito po ang kanyang pahayag mga kaibigan. Ready na ba kayo guys kay Attorney Panelo? Andyan pa ba kayo mga kaibigan? Andyan pa ba kayo? O andyan pa ba ang ating mga suki? Andyan pa pala, kompleto pa. Hello Nilbert Badiles, ayan si Raquel Ablina. Tuloy pa rin ang kalayaan, yes! Tuloy-tuloy lang ang kalayaan, mga kaibigan. Hindi po nila kayang patahimikin ang katotohanan, guys. Hindi nila kayang patahimikin yun kung ano ang katotohanan. Talagang mananaig po ang katotohanan, mga kaibigan. Ito na po si Attorney Panelo, guys. Panoorin po natin. Hindi lang natuklasan, kundi yun daw ang naging conclusion ng House. Kasi kung matatandaan nyo, dyan sa House of Representatives, yung isang kongresista dyan sa Davao na dating nagpo-programa sa SMNI, marami ang nagulat sa kanyang ginawa. Ang kanyang inutuliksa ngayon, kumukup sa kanya. Nagturo pa pala ito dyan sa eskwelahan ng Kingdom of Jesus Christ. At saka ang kapatid ito, ginawa pang cabinet member. At panahon na wala na sila sa politika, mga binuhay, dating Pangulong Duterte. Pero lumalabas ngayon, siyang pasimuno. Yun po kanyang resolution. Dahil meron daw mga labag sa kanyang pananaw, ang SMNI, kailangan daw imbestigahan. Tamang daw iniimbestigahan, suspindihin. Yung mukhaan ngayon, hindi natin malaman, parang bugado naman to. Hindi ko maintindihan. Hindi tinatanong siya ng ako, national security. Anong national security daw? Dahil ba yung leader ng Kamara de Representante ang tinatanong, totoo ba na meron siyang 1.8 billion ng kahit ginastos? Nasaan naman ang national security? Basta hindi niya masagot. Hindi ko talaga maunawaan ito. Kahit isang kongresista dyan, walang tumayo. Pati na yung mga nagpo-programa sa SMNI, si Congresswoman. Congresswoman? Nognog! Now, puntahan na po natin yung hottest
topic na broadcast industry. At ito po ay napakalaga sapagkat yung isang pinalabas na order ng National Telecommunications Commission ay lumika ng isang nakakapangamba at nakakatakot na mga kalakaran na maaaring humantong ito sa ayaw nating mangyari dito sa ating bansa. Ang kinutukoy po natin ay yung ginawang order ng National Telecommunications Commission na sinuspindi ang operasyon ng Sunshine Media Network International or popularly known as SMNI na pag-broadcast sila. Sa isang order na pinadala sa SMNI, firmado ng lahat ng mga commissioner, binigyan po sila ng 15 araw na magpaliwanag bakit daw hindi isususpindi o irerevoke ang kanilang prangkisa pag-broadcast. Sapagkat di umano, meron silang mga nilabag na mga provisiones at nilabag ang bata. At yun daw hindi lang natuklasan kundi yun daw ang naging conclusion ng House of Representatives. Kasi kung matatandaan nyo, dyan sa House of Representatives, yung isang kongresista dyan sa Davao na dating nagpuprograma sa SMNI na marami ang nagulat sa kanyang ginawa. Kapagkat ang kanyang tinutuliksa ngayon kumukup sa kanya. Nagturo pa pala ito dyan sa eskwelahan ng Kingdom of Jesus Christ. At saka ang kapatid ito, ginawa pang cabinet member sa panahon na wala na sila sa politika, kumbaga binuhay ng dating Pangulong Duterte. Pero lumalabas ngayon na siyang pasimuno in addition to others, of course. Dali malamang, sumunod sa utos ng liderato ng Kamara ng Representante. Yung po kanyang resolution, dahil meron daw mga paglabag sa kanyang pananawa, ang SMNI kailangan daw imbestigahan. At habang daw iniimbestigahan, suspindihin. Yung mukhaan ngayon, hindi natin malaman, parang bugado naman to. Hindi ko maintindihan kung para sa niya pinagkukuha yung kanyang argumento. Kaya tuloy nung siya ini-interview niya sa isang network nung isang anchor na si Karen. Hindi niya malaman kung paano ipapaliwanag niya. Hindi mga bugado yung nagtatanong sa kanya. Bugado siya. Pero talaga nakita ron kawala ng kanyang kaalaman doon sa paksain. Sapagkat ang pinag-uusapan nila tungkol sa pagsususpindi ng dalawang anchor ng SMNI, tinatanong nung anchor, sabi niya, anong nilabag nila? Sinasabi naman ito, alam po niyo, may karapatan talaga ang MTCRD, ganoon din ang MTC na mag-suspindi itong mga kumaharap niya sa Kongreso. Hindi nila sagutin yung tanong, lalong-lalo na yung source ng maling impormasyon. Sabi naman ng anchor, ito palagay na natin, anong nilabag niya? Kasi national security ang involved. Kasi hindi tinatanong siya ng anchor, national security, anong national security doon? Dahil ba yung leader ng Kamara ng Representante ang tinatanong totoo ba na meron siyang 1.8 billion ng kahit kinastos? Nasa naman ang national security? Basta hindi niya masagot. But anyway, on the basis of this resolution in Congress and approved by the plenary ng mga kongresista, hindi ko talaga maunawaan ito. Kahit isang kongresista dyan, walang tumayo. Pati na yung mga nagpo-programa sa SMNI, si Congresswoman, basta dalawa, yung isa Congressman Salo, yung isa naman si Delmar, Marisa Delmar, tahimik ko sila, wala man lang silang pagkontra, pagprotesta, tumahimik. Pati yung mga dating mga tinig dyan umaalingaw-ngaw pag mayroong mga irregularidad, tumahimik. Just talagang their silence is deafening, and I will even classify it as a sepulchral silence.
Yung bang katahimikan na pagiging kayo nasa simenteryo, ikaw na nangyayasal, walang tao. Yun ang kayo nangyari sa kanila. At ito namang NPC, dahil dun sa resolution na yun, aba, nag-issue ka agad ng show cause. Ibig sabihin, oh, paliwanag kayo. Kasi kayo, number one, may violation kayo. May nagreklamo sa amin. Hindi naman sinabi kung sino nagreklamo. Ang reklamo ay nagkakalat kayo ng mga peking informasyon o balita. Pangalawa, kayo'y nagbibenta ng shares nang walang paintulot ang Kongreso ng transfer of shares. Pangatlo, hindi kayo nag-alok sa publiko ng inyong outstanding stock 30% para ang publiko ay participasyon. Yun ang nilagay nila. At pagkatapos, sabi niya, bigyan ko kayo ng 15 araw na sumagot, bakit hindi kayo bibigyan ng administrative sanction na tumatid kayo sa January 4. At akibat po nun, may 30 day suspension na tumigil muna kayo sa inyong operasyon ng 30 araw. Ibig sabihin, yung buong network, buong operational network, titigil lahat ng programa, hindi mo na makikita sa mga telebisyon. Jesus Mario, sir. Hindi ko yung humalaman. Tinitingnan ko naman yung kanilang rules and regulation. Kasi, unang-una, sabi nila may violation. Kaya nga, pinapaliwanag. Magpaliwanag kayo kung bakit hindi namin kayo bibigyan ng parusa. Hindi namin i-revoke, suspending kayo. Pero, niingin lang ng paliwanag ang SMNI, hindi pa nga nagpapaliwanag, sinuspindi na ng 30 araw. Ano ba yan? Iniigin mo ng paliwanag, pagkatapos pinarusahan mo na. Ngayon, tinignan ko yung rules nila. Binigay sa atin ng, hindi ko mahanap ito, kagabi ko pa uwi na, kaya nga pala tayo na po yan. Matabi ko sa inyo na po yan ako. Hinahanap ko sa yung rules ng National Telecommunications Commission. Kung pwedeng gawin nila under its own rules, ginawa nila. Hindi ko makita sa ginugel ko eh. Iba ang lumalang kasi pa general statement lang. Pero nakita ko doon, kagabi, pwede sila magsuspindi. After due hearing, nakalagay, after due hearing eh. Wala kang hearing eh. Ngayon, yung anak kong abogado, pinadalan ako ng rules. Nakita niya. Mas magaling siyang umanap ng rules niya sa kanyang telepono. Eh tayo, palibasa, kurante tayo dito sa mga high-tech na ito. Anyway, nakita po natin at tingnan natin kung sinunod nila yung sarili nila ng rules and regulations. Kasi nakalagay po rito na maaari daw sila magsuspindi. Ha? Magsuspindi. Pero meron ng kondisyon. Anong kondisyon? Kailangan daw, sa Ingles ang sabi nila, the board for good cause. O, ibig sabihin, kailangan meron kang magandang dahilan. For good cause, may prior to the hearing. O, bago January 4 hearing, sinasabi nila, suspend for a period not exceeding 30 days, suspindin ng operasyon ng hindi lalampas sa 30 araw. Or the exercise of any right or authority issued or granted under this act. O kaya naman, i-exercise mo yung broadcast. Payag. Ito na ang condition. Whenever such step shall in the judgment of the board be necessary to avoid serious and irreparable damage or inconvenience to the public or to private individuals. Sa wikang Pilipino, yan daw po pwede nilang gawin pagsususpindi sa operasyon ng isang network o prangkisa. Kung yung hakbang na gagawin nilang pagsuspindi ay sa kanilang pagsusuri o pananaw ay kailangan upang maiwasan ang maselan at hindi na ma-re-remedyo ang danyos o kaya naman inconvenience sa publiko o sa private interest.
O ang tanong, ano ba ang iniiwasan natin na seryoso at hindi na po pwedeng remedyohan na danyos, irreparable damage? Kumbaga yung kasiraan, yung danyos, nalilikayin pag hindi mo sinuspindi, ay napakabigat, napakalalim, napakalawa na hindi mo pwedeng iwasto na, hindi mo pwedeng i-repair. Tingnan natin. Batay dun sa kanilang sinasabi, number one, willful dissemination of false news. Eh, hindi pa ho napapatunayan yan. At yung unang sinabing false news, eh yun eh, base naman dun sa natanggap niya na hindi niya na-validate na nag-apologize na siya doon. Kumbaga, kailangan, maliban pa doon sa insidente yun, magpakita ka na itong SMNI ay nagkakalat ng sadya ng mga mali at hindi totoong balita. Pangalawa, sabi nila, nag-transfer ka ng shares ng walang authorization ng Kongreso. Eh, teka muna. Kailangan malaman natin, ano bang shares? Ano bang tinutukoy na shares dyan? Dahil maraming klaseng shares. Hindi tinutukoy exactly kung anong violation. At kailangan pang malaman natin kung yun ba eh. At saka, ito pa isa. Kung totoong illegal yan, matagal lang nagkaroon ng transfer of shares. Meron bang serious and irreparable damage na nilika ito sa publiko at sa private internet? Wala. Na kung hindi mo suspindin, magkakaroon. Oh, meron po nakalagay dito sa kanilang rules. Na yun ay ginagawa lamang. Madali lang, ha? Ayan. Gagawin daw yan kasi parang summary proceeding ito. Wala na mga hiring-hiring muna. Kasi ito gagawin daw ito kung, ayan ha, the summary proceeding shall be applicable in case of willful or contumacious refusal by an operator to comply with the order, rule, or regulation to board. Huh? And where the continued acts, yun daw refusal, ha, to follow, will cause serious detriment to public interest. Eh, unang-una, wala naman silang nilalabag pa. Wala silang, hindi sinunod. In fact, sinunod na nga nila na sinabing tumigil. So, hindi yung papasok talaga kahit anong basa ko dito sa rules nila. Madalit sabi, ito ay isang direktamente, hubad, naked, brazen, na pagsalakay sa freedom of the press and of expression. Kaya kailangan po itong National Telecommunications Commission, pwede ba i-rectify niyo yung mali niyo? Sapagkat lumilikha kayo ng takot sa ibang network dito sa ginawa niyo at hindi po pwedeng manatili ang ganyang pagsalakay sa isang kalayaan na sagrado na ibinigay ng mga framers of the Constitution. Sapagkat yung freedom of the press and of expression ay napaka mabigat na pangangailangan sa isang demokratikong libo. Eh sabi ko nga ni Senator Robin Padilla, imbestigan yung National Telecommunications Commission sapagkat yan ay abuse, pag-aabuso sa kapangyarihan ibinigay sa kanila.
Eh, yung pang mga rules nila dyan eh. Alam nyo, kahit anong hearing, administrative o judicial, kailangan talaga palaging merong hearing, may due process. Pakinggan mo muna kung anong kasalanan ng mga ito. Well, magpaliwanag ka muna. Eh, pagkait na nga doon sa rules nila eh, nilalabag nila. Gagawin lang nila yon kung it will cause serious. Ha? Serious, ha? Serious and irreparable damage. Eh, wala naman eh. Hindi nga nila sinabi yun eh. Na we're doing this to prevent this and that. Wala ko rin yun eh. Ay, nako talaga. Anyway, inabot na naman tayo ng oras. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang karumal-dumal nga na ginagawa ni Tambaluslos na ito, Lisses Max at Kuting ng Norte. Kaya naman hindi nga pinalagpas ni Hare Roque at ni Attorney Salvador Panelo ang kanilang kalokohan. Ngayon nga ay dapat silang imbestigahan at parusahan pag napatunayan na meron nga silang kasalanan na ginawa sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.